to my channel. Pasensya na kayo kung medyo natagalan bago ako nakapag-upload ulit ng video. So, ang video natin for today is, paano nga ba kami mag-dress ng 45 days na manok manually? Plus, isi-share ko sa inyo yung secret namin para maging madulas or smooth ang inyong dress chicken. So, first, nilalagay lang namin yung manok dito sa aming DIY na gilitan. Ang kagandahan nito, kahit nagsosolo ka, pwede kang maggilit ng manok. And mas napapatulo natin na mabuti yung dugo nila. So kanina, bago pa kami mag-umpisang maggilit, nakapagsalang na ng tubig si Kuya. And ayan na nga, nilalagyan na ng asin. So nakapaglublob na sila dyan ng isa and hindi ko na kuna ng video. So ngayon, pinapakita ko yung paglalagay ng asin. Then dapat, titimplahin lang yung tubig. Hindi pwedeng kumukulo ang tubig. Dapat, kayang tagalan ng kamay mo yung init. Then, pwede nang ilublob yung mga manok pag gano'n. So, syempre, pagkalagay nyo ng asin, imimix nyo muna yung tubig. Ayan, naglagay para hindi lang mag-stay sa manok. So, yun yung pinaka-top secret namin sa pagde-dress ng manok. Naglalagay kami ng tamang dami ng asin. Mas maganda, mas madami, syempre. Halos mga 2 dakot or kahit kalahating kilo, ganun. Lalo na kung marami kayong dedresen at maraming tubig yung kailangan. So, ayan. Bali, para malaman kung okay na yung manok, hindi para hindi maluto or hindi mahilaw, so, chine-check yan from time to time. Yung pakpak niya, kung mabilis nang matanggal, tapos yung balahibo sa buntot, tapos yung sa may tuhod. Yun. Usually ako sa may tuhod ako nagtatanggal. Pag mabilis nang natatanggal yung balahibo doon, so inatanggal na namin yung manok. Hindi ko pala nasabi kanina, after gilitan ng manok, so nilalagay namin sa batya, then nilalagay na namin ng tubig. So binabasa muna namin yung manok bago namin ilublob doon sa mainit na tubig. So, ayan, hinahagod na nung kapatid ko yung manok. After maglublob, so tatanggal yun na yung balahibo. So, kung makikita nyo dyan, kahit anong diin ng paghila ng dun sa manok, hindi siya nababalatan. Tapos, smooth na smooth siya, mabilis siyang tanggalan ng balahibo. Kasi, saktong-sakto yung init ng tubig, tapos, malaking tulong yung nagagawa ng asin sa balat ng manok. Sobrang dulas talaga niya pag dinidress kapag may asin. Ayun, tapos agad. So, napakabilis. So, after niyang tanggalan ng balahibo, ako naman ang pumupwesto sa finishing. So, tinatanggal ko naman yung mga balahibo na naiwan. Yung mga maliliit na hindi na natanggal. So, pati yung mga paninilaw ng manok, natatanggal yan. Isa-isa talaga yan namin inaalis. Mano-mano. Kaya kami, yung mga dinidelibera namin ng manok, so tuwan-tuwa sila pag nakikita nila yung manok namin kasi sobrang ganda ng dress namin. Napakadulas, makintab. Tsaka wala silang nakikita kahit isang balahibo. So ayan, i-fast forward na natin yung video. So, ayan na yung itsura niya after finishing. So, ready na siya na tanggalan ng laman loob. Ayan, si Kuya ang nakapwesto sa pagtatanggal ng laman loob. So, kinakat mo na yung feet, yung head. Then, ginigitlian niya yung sa may butche. Tapos, papaluugin muna niya yung sa may butche. Para pag hila niya nung bituka, is madadala na rin yung butchie sa taas. Ayan. So, ayan. Ganun lang kabilis ng pagbabaak ni Kuya ng manok. So, after niyang tanggalan, so, isang hugas pa ulit. Ayan. Para linis na linis talaga yung manok. So, dito, ito naman yung way ko ng pagtatanggal ng laman loob. So, ginitlian ko din dun sa may butche. Ayan, hiniwaan yung sa may puwitan.
Tapos, tinanggal ko din muna yung, ano, yung butchie niya. Pinaluag ko muna. Tapos, ang ginagawa ko, sinustops ko lang yung isa kong daliri dun sa loob na dyan. So, pinuputol ko muna yung mga gatil nila. Yung mga connection ng mga dun sa loob ng tiyan ng manok. So, pag naputol ko na yun, tsaka ako hinihila yung bituka niya. So, tanggal na. Buo naman. Ayun. So, ayun na nga. At eto na yung ating finished product. And kung may natutunan kayo sa aking video, please don't forget to subscribe my channel. Thank you guys for watching. Maraming salamat din po sa lahat ng nag-subscribe. So, nasa 1,000 subscribers na po tayo. Salamat po sa inyong mga suporta. Happy farming!